Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today, Sir, 7 July 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Panaghoy, Chapter 2. Pinarusahan ni Yahweh ang Jerusalem. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Panaghoy, Chapter 2, Verse 1. Sa matinding galit ni Yahweh, ipinahiya niya ang Zion, ibinagsak niya ang karangalan ng Israel sa araw ng kanyang poot, nakalimutan niyang Zion ang kanyang tuntungan. Verse 2, walang awang winasak ni Yahweh ang lahat na ngayon ni Jacob, sinira niya ang matitibay na kuta ng Juda, ang kaharian ng at mga pinuno, nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Verse 3, sa tindi ng kanyang galit ay ginupo niya ang hukbo ng Israel, hindi niya kami tinulungan nang dumating ang kaaway, nag-aalab ang galit niya sa amin gaya ng nagpaglamon ng apoy sa buong paligid. Verse 4, para siyang kaaway, tinudla niya kami ng pana at nilipol ang lahat na kinalulugda namin. Ipinagmamalaking mamamayan, ibinuhos niya sa Jerusalem ang tindi ng kanyang galit, parang isang apoy na sa kanya'y tumupo. Verse 5, tulad ng kaaway, winasak ni Yahweh ang Israel, giniba niya ang mga palasyo at lahat ng kota. Inilagay niya ang Juda sa walang katapusang pagdadalamhati. Verse 6, pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang mga itinak ng pista at araw ng pamamahinga at itinakwil niya ang mga hari at mga pari dahil ang kanyang galit ay matindi. Ito ang masaklap, guys, eh. Halimbawa, yung ating pinuno mag invest ng kung ano-anong building, magtayo ng kung ano-anong building, tapos paguguhuin lang. So, pinaguho niya ang tabernakulo. Pero mo yung gastos noon. Diba? Yung gastos, yung hirap, kung paano itayo yun, ilang taon itayo. Tapos, sa isang iglap, maguguho lang siya. Diba? Nakakahinayang naman. Pero yun ang nangyari eh. Verse 6, pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang mga itinakdang pista sa araw ng pamamahinga. At itinakwil niya ang mga hari at mga pari dahil sa kanyang galit ay matindi. Verse 7, itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar, tinalikuran ang kanyang templo. Ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito dahil sa kanilang tagumpay nagkaingay. Nasa tuwa ang mga kaaway sa lugar na dati buong galak naming pinagdarausan ng pagsamba. Verse 8, ipinasya ni Yahweh na wasakin ang pader ng Zion, itinakda niya ang ganap na pagkasira nito. Hindi niya inoorong ang kanyang balak na pagwasak, ngayon ang muog at ang kuta ay nagkaguho. Verse 9, gumuho na rin ang mga pinto ang bayan, bali ang panara nito, pati na rin ang mga tarangkahan, nangalat sa mga bansa ang kanyang hari at mga pinuno. Wala nang kautosang umiiral at wala na rin pangitain mula kay Yahweh ang kanyang mga propeta. Verse 10, tahimik na nakalugmok sa lupa ang pinuno ng Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nakasuot ng damit panluksa. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod. Ang mukha'y halos sayad sa lupa. Verse 11, namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak, bagbag ang aking kalooban, matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Verse 12, nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupay-pay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Verse 13, ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem, Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko? Saan kita maitutulad upang ika'y aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, tila wala ng pag-asa. Verse 14, ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Verse 15, o lungsod ng Jerusalem, hinahamak at pinagtatawanan ng lahat ng nagdaraan. Sinasabi nila, ito ba ang lungsod na huwara ng kagandahan?
Ito ba ang kagalakan ng lahat ng bansa? Verse 16, iniismiran ka ng iyong mga kaaway at kanilang sinabi, nawasak na rin natin siya sa wakas, bumagsak din siya sa ating mga kamay. Panaguhay chapter 2, verse 17, isinagawa nga ni Yahweh ang kanyang balak, tinupad niya ang kanyang banta, walang awa niya tayong winasak, pinagtagumpay niya ang ating kaaway, at dinulutan ng kagalakan sa paglubig sa atin. Verse 18, dumaing ka ng malakas kay Yahweh, Jerusalem, araw-gabi, hayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog, huwag kang tumigil sa iyong pag-iyak. Verse 19, bumangot ka tumiyaw ng paulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng araw ng pagbabantay. Tulad ng tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa kanya ang iyong mga kamay alang-alang sa iyong mga anak na nalulupaypay sila sa gutom na kahandusay sa mga lansangan. Verse 20, Yahweh, tingnan mo kung sino ang iyong pinaparusahan. Matuwid bang kainin ng mga babae ang kanilang supling na sa kanila rin naman ang galing, o dapat bang patayin sa templo ang pari at ang propeta? Panaguhay chapter 2 verse 21, naghamba lang sa mga lansangan ang patay, bata't matanda, dalaga't binata, nilipol mo sila ng araw na ikaw ay magalit, walang awa mo silang pinatay. Verse 22, aking mga kalaban, Panaguhay chapter 2 verse 22 guys, aking mga kalaban, iyong inanyayahan, tuwang-tuwa sila na para bang nasa pistahan. Kaya ang mga anak kong inaruga sa mga kaaway ko'y pinapuksa dahil sa araw na iyon galit mo'y matindi. Tingnan ko yung chapter 3. Nakabukas na itong chapter 3 guys, sobrang haba. 2 pages. Bye everyone. God bless.